ko'y kaawahan, umahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating mahabaging Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Hilingin natin ang biyaya ng pagbabago upang ngayong panahon ng Kwaresma, tunay tayong makasunod kay Hesus Nazareno patungo sa krus ng ating kaligtasan. Upang tayo maging magarap sa mga banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutong, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo'y nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit, nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus sa na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at hinihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang diliman sila ng isang maningning na ulap.
At mula dito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga ng may sakit sa kanilang mga tahanan at mga ospital. At ang ating mga kababayan, mga kadeboto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Ikalawang linggo ng Kwaresma, patuloy tayong naglalakbay sa banal na panahon na ito, sumusunod kay Jesus Nazareno patungo sa Kalbaryo, patungo sa krus ng ating kaligtasan, patungo sa muling pagkabuhay. At tayong lahat ay naririto ngayon, maging yung mga nasa labas na nagsisimba, narito tayo ngayon sapagkat tinawag tayo ni Jesus. Narito tayo ngayon dahil gusto tayong pagpalain ng Panginoon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Opo, tayong lahat, araw-araw, tinatawag ni Jesus Nazareno. At saan tayo tinatawag ni Jesus? Sa linggong ito, nais kong pagnilayan natin ng isang salita, pagbabago. Pagbabago. Ito ang diwa ng mga pagbasa natin ngayon. Narinig natin sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, ang kwento ni Abraham. Kung babalikan natin ang mga naunang kabanata bago ang kwentong ito, mapapansin natin na nasadlak sa dusa ang tao dulot ng kasalanan. Nandun yung kasalanan ni Adan at ni Eva at kaya nawala sila sa paraiso. Pagkatapos nun, nagpataya ng unang magkapatid, si Cain at Abel. At pagkatapos nun, naganap yung malaking baha na sumira sa sanlibutan. Ang natira lang yung pamilya ni Noe. At pagkatapos noon, nagkawatak-watak ang tao dahil gusto nilang itayo ang tore ng Babel. At dahil doon, nagkaaway-away ang mga tao. Nakita natin parang sunod-sunod ang kamalasan pagkatapos ng kasalanan. Kung sa drama, parang hindi matapos-tapos ang kamalasan. Parang kwento ni Tanggol, no? Ng Batang Quiapo. Parang sunod-sunod na lang ang di magandang nangyayari. Pero ngayon narinig natin, binabago ito ng Diyos. Tinatawag niya ngayon si Abraham.
Kung ang tao'y naging pasaway, lumayo sa Diyos dahil sa kasalanan, hindi papipigil ang Diyos para tawagin ang tao. At nais niyang si Abraham ang maging ama ng bagong lipi, ng bagong angkan. Ngunit para maganap ang pagbabagong ito sa buhay ni Abraham, kailangan niyang iwan ang kanyang tinubuang bayan. Kailangan niyang maglakbay patungo sa lupang pangako. Kailangan niyang makinig at sumunod sa tawag ng Diyos. Ang pagbabago ay magaganap lang kung matututo tayong iwan ng lahat, makinig at sumunod sa tawag ng Diyos. Ito rin ang nakita natin sa Ebanghelyo ngayon. Pagbabago. Nagbagong anyo daw si Jesus sa Sareno. Puting-puti ang kanyang suot, nagliliwanag. Pero bakit nagbagong anyo si Jesus sa Sareno? Para lang ba magpakitang gilas? Palabas lang ba yon? Para mamangha ang lahat? Bakit nagbagong anyo si Jesus? Balikan natin yung naunang kwento. Bago naganap yung pagbabagong anyo ni Jesus, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? At si Pedro, ang pinuno, ang ganda nung sagot niya, ikaw ang Kristo, ang tagapagligtas. Kaya sabi ni Jesus, very good. Dahil dyan, Pedro, ikaw ay Pedro, sa iyo ko itatayo ang simbahan. Pero pagkatapos nun, sinabi din ni Jesus sa Sareno, pupunta tayo sa Jerusalem. Pagdating natin sa Jerusalem, huhulihin ako, pahihirapan ako, ipapako ako sa krus, mamamatay ako, at muling mabubuhay. Nung narinig yun ng mga alagad, pinanghinaan sila ng loob. Kasi akala nila, pag sumama sila kay Jesus sa Sareno, wala nang problema. Akala nila, pag sumama sila kay Jesus sa Sareno, sila na ang maluluklok sa kapangyarihan. Akala nila, pag dumikit sila kay Jesus sa Sareno, ayos na ang lahat. Pero sinabi ni Jesus sa Sareno, magdurusa ako. Papasanin ko ang krus. Siguro yung mga alagad, gusto nang kumalalas. Kung kayo yun siguro, sabihin nyo, makaalis na nga. Akala ko naman, gaganda ang buhay ko dito. E yun pala, mahihirapan kami. Kaya sa ganitong konteksto, dinala ni Jesus yung tatlong alagad. Nagbagong anyo siya para magbago din ang kanyang mga alagad. Pansinin niyo po ang ginawa ni Jesus sa Sareno. Hindi niya sinabi sa mga alagad, ayaw niyo ba ng krus? O sige, wag na tayo pumunta ng Jerusalem. Ayaw niyo ba ng pagsubok? O sige, kalimutan niyo na yung sinabi ko. Sa iba na lang tayo pumunta. Binago ba ni Jesus yung kanilang pagpunta sa Jerusalem? Tinanggal ba ni Jesus ang krus? Hindi. Hindi niya binago yung paglalakbay. Hindi niya binago yung paparating na pagsubok. Ang binago niya ang kalooban ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, hindi ba minsan ganun yung inaasahan natin? Sana mabago ang maraming bagay sa buhay ko. Siguro ngayon, dinadasal natin kay Jesus sa Sareno, baguhin nyo na yung asawa ko. Baguhin nyo na yung anak ko. Baguhin nyo na yung trabaho ko. Baguhin nyo na yung mga kasama ko sa opisina, sa trabaho.
Naiinis na ako sa kanila. Baguhin nyo na yung sitwasyon ko. Tandaan natin ang ginawa ni Jesus sa Sareno. Hindi sa lahat ng pagkakataon, babaguhin niya ang sitwasyon. Pero ang tiyak ang babaguhin niya ang naniniwala sa kanya. Kaya nga si Pedro, nung nakita niyang nagniningning si Jesus sa Sareno, ano sabi niya? Dito na lang tayo. Huwag na tayong umalis dito. Huwag na tayo pumunta sa Jerusalem. Sa Jerusalem, harapin natin yung krus. Sa Jerusalem, harapin natin yung pag-uusig ng tao. Pinakinggan ba siya ni Jesus? Hindi. Dahil ang nais baguhin ni Jesus ay ang kalooban ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ito yung buksan natin ang puso natin sa biyayang nais ipagkaloob sa atin ni Jesus Nazareno. Napakaganda po nung nangyari nung huling tagpo. Nawala ang lahat at ang natira si Jesus Nazareno. At napakaganda po nung sinabi niya. Sabi ni Jesus Nazareno, tumindig kayo, huwag kayong matakot. Tumindig kayo, huwag kayong matakot. At ito ngayon ang sinasabi sa bawat isa sa atin ni Jesus Nazareno. Nakita niyo po siya ngayon sa altar. Pasan-pasan niya ang krus. Para bagang sinasabi niya sa atin, hindi ko tinanggal ang krus kahit sa buhay ko. Hindi ko binago at inalis ang pagsubok. May mga pagkakataon daw, mga kapatid, hindi mawawala lahat ng problema natin. Hindi mababago ang sitwasyon natin. Pero ang isang tiyak, hindi niya tayo iiwan. Palalakasin niya tayo habang pasan-pasan din natin ang ating krus at sumusunod tayo at nakikinig sa Kanya. Kaya nga ang binilin ng Diyos Ama mula sa langit, narito ang aking kinalulugdang anak, pakinggan ninyo siya. Sapagkat pag nakinig tayo kay Jesus Nazareno, magiging malakas tayo, magiging matagumpay tayo, magiging matibay tayo, kahit na hindi na bago ang mga ilang bagay sa buhay natin. Sapagkat ang tunay niyang binago, ang ugali natin, ang pananaw natin, ang pag-asa natin. Kaya sa linggong ito, mga kapatid, sa misang ito, sama-sama tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Kung ipagkakaloob po ninyo, baguhin nyo ang ilang bagay sa aming buhay. Ang karamdaman, ang mga tao sa paligid namin, ang sitwasyon namin sa buhay, ang mga pagsubok naming hinaharap ngayon. Pero kung mamarapatin po ninyo, mahal na pong Jesus Nazareno, kung kami patuloy na magbubuhat ng krus, huwag niyo po kaming iwan. Tulungan niyo po kaming makatindig katulad mo na hindi pumapayag ibagsak ng krus. Katulad mo, bagamat pumapasa ng krus, makabangon kami, makatindig kami, makapagpatuloy kami sa aming paglakbay. Sapagkat alam namin, mahal na pong Jesus Nazareno, pagkasama ka, kahit may krus, kahit may pagsubok, kahit may problema at karamdaman,
magkakaroon kami ng kapayapaan, kaginawahan, at kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, sinasabi mo sa amin lahat ngayon na napapagod, nahihirapan, tumindig ka, huwag kang matakot. Mahal na pong Jesus Nazareno, pagpalain po ninyo kami. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong narinig natin mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos Amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang minamahal, mapagtantunawa natin tayo rin ay kanyang iniibig. Habang ating idinadalangin, Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa simbahan, maging salamin ng iyong pag-ibig nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko. Sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga polisiyang kanilang nililikha at ipinatutupad. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming lahat nagtipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa kabataan, tulungan mo sila sa kanilang pagsisikap maging mabuting tulad mo. Silang pag-asa ng aming pamilya at pamayanan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Pakinggan mo ang iyong mga minamahal, Ama. Ilapit mo kaming lalo sa iyong puso upang kami rin matutong umibig katulad ng iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot. Umibig
na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang inyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Tuwing misa, may nagaganap pong pagbabago at himala. Ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Jesus Nazareno. Nagbabago ang Diyos upang tayo rin ay magbago. Makinig tayo at sumunod sa Kanya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami nakikinig at sumusunod sa inyo. Patawad po kung ayaw naming magbago. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang ating pong tagapagsalita ay si Reverend Father Robert Arellano, LRMS, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan at salamat po sa inyong tulong sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito ng bigas, delata at mga pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagbabago sa ating buhay, lalo na para tumulong at magmalasakit sa ating kapwa. Kaya nga't ipagdasal natin ang bawat isa bago natin asamin ang pagbabago ng marami, mag-umpisa muna yung pagbabago sa atin. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Magbago na ako. At pag nagbago ka, tuloy ang pagpapala. Dahil sabi nga ni Jesus sa Sareno, tumindig ka, huwag kang matakot, sapagkat may pagsubok man, may problema man, hindi niya tayo iiwan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
inamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,